From couture mask to protection mask na talaga namang agaw pansin. Ginawa at idinisenyo ng Milan-based fashion designer na si Lionel Christian Lanuzzo. Kapansin-pansin ang ornate details sa couture mask collection ni Lanuzzo na gawa sa sigay, beads, South Sea pearls, kapis at shells. Galing pa sa Palawan at Cebu ang mga materials na ito. Yari naman sa indigenous fibers o hiblan ng prutas o halaman ang Philippine weave collection ni Lanuzzo. Tampok ang banig, ifugao, tinalak, abaka at hablon. I want to feature Philippines, the Philippines. I just want the people who will wear this mask to have personality with them. Personality as a Filipino and personality na hindi naman magmukhang nasa hospital yung itsura niya. Gustong ibida ni Lanuzzo ang talento ng Pinoy weavers at manggagawa sa kanyang mga likha. Kaya naman, matyagang gumagawa si Lanuzzo hindi lamang ng mga mask, pati na ang mga modern barong, terno, Maria Clara at ethnic costumes. Filipino artistry is world class. Hindi mo mapipigilan yung talentong Pilipino wherever you are, whatever happens within this pandemic. Noong Setyembre na imbitahan si Lanuzzo na i-showcase ang kanyang creations sa Germany sa ginanap na Langenacht der Consulate o Long Night of the Consulates. Itinampok dito ang mga produkto, sayaw, turismo, lutuin at kasuotang Pinoy. Ang masks at mga damit na gawa ni Lanuzzo ay daan para maipakilala ang husay ng Pinoy, pati na rin ang textile at weaving industries sa Pilipinas. Ginawa ko to not only thinking of my craft but also to give my share to the Filipinos na kahit papaano itinataas pa rin natin with all this situation that we are in, yung proud tayo maging Pinoy, proud tayo sa culture natin. Walang limitasyon ang talento ng mga Pinoy. Sa kabila ng pandemya, na ipapakita sa masining na likha ang pagiging positibo at harapin ang bawat sitwasyon ng may pag-asa. Yan ang Filipino Resiliency. May muling tapang, TFC News, Milan, Italy.